Katulad ng dapat asahan ay naglipa na pa rin at nagsulputan na parang kabuti itong mga tagapagtanggol ng SMNI hashtag Tibuloy, DDS, yan. Isa dito itong Kabayan News PH. Hindi ko lang kung matagal na ito pero para itong kabuting bigla na lang sumulpot itong kanyang thumbnail na talaga namang sip-sip na sip-sip ang dating. Oh. Kapapasok lang, delikado na, kamera, lagot dito. Congressman Tambunting, huli, matapos kumanta si... Tapos itong kanyang nasa ibabaw, malaking gulo ito. Naku po, papaano ito ngayon? Ito pala ang dahilan. Makinig ka sa kanila. Tapos nakaturo yung araw kay Tambunting at saka kay Congressman Pimentel. So ito yung isa lang sa ano, kay Kabayan News PH. Isa lang ito sa mga nagsusulputan na namamayagpag pa rin tagapagtanggol ng SMNI, tagapagtanggol kay Tibuloy at tagapagtanggol sa mga Duterte. Maghanap pa tayo ng iba pang vlogger na pro-SMNI, pro-Tibuloy, pro-Duterte, pro-DDS. Ito pa, isang pro-Tibuloy, pro-SMNI, pro-DDS, pro-Duterte. Ito si Kababayan Viral PH. Ayan o, ayan, mga sa thumbnail pa lang, kitang-kita mo na kung saan pumapabor, ano? Congressman Nograles, napahiya sa interview. Attorney Migs, kulang sa kaalaman, natameme sa interview kaugnay sa issue ng SMNI. Bakit? Yan, paano mo tatameme yan? Abogado yan. Abogado yan si Congressman Nograles. So, itong si Kababayan Viral PH ay walang naintindihan kundi pagtanggol itong SMNI, Tibuloy at mga Duterte. Saka itong mga red tagger na ito, maghanap po tayo ng iba pang mga bulag ng mga tagasunod itong SMNI, Tibuloy faction, Duterte faction. Pang isa, ito naman ay si Coach Jarrett. Ito naman ang kanyang title, General Broner, binastos ni Chinese Amba. Chinese Ambassador, pinapapersona ng grata. Dinuro-duro si General Broner. Ito. Ito ay number one vlogger din ng SMNI, Tibuloy at saka DDS. Ito, ayan yan. Ayan ang si Coach Jarrett na tinatawag. So maghanap pa tayo ng iba pang mga ika nga ay alagad. Alagad ni na Tibuloy, SMNI, Duterte, DDS factions. Ito pa isa sa title pa lamang, Duterte TV. Kitang kita mo na kung sino ang sinusuportahan, kung sinong grupo ang sinusuportahan nito. Ito ang title, Congressman Acop, Missing in Action sa Hearing ng SMNI. Na rin din na ba sa mga kasama? Narindi daw agad to. Absent o umabsent? Aba, hindi naman natin pinapanood dyan. Pero kita mo palang sa thumbnail talagang at saka dito sa title, Duterte TV. Yan po ang ilan sa mga vlogger talaga na pinagtatanggol ang SMNI, Tibuloy, Duterte Faction, DDS. Okay, meron sila. Ito ang dati sigurong SMNI TV vlogger ginawa ng Sunshine Media. Ayan. Pero itong Sunshine kinuha pa rin to sa Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Yan, yan po yan. Mga pulso ng bayan kuno. Hindi ko alam kung nagpo-program pa rin dyan itong dalawang pinalaya na ano? Konte, yan, kasama dyan. Siyempre, magkakakampi yan. Duterte, Sara, si Badoy, Celis, yan. Yan yung mga walang inatupag kundi mag-red tag ng mag-red tag. Walang inatupag kundi mag-red tag ng mag-red tag. Wala namang comment sa WPS, sa West Philippine Sea, sa pag sa pambubuli ng China sa ating mga barko, sa ating coast guards, ay wala naman silang comment. Ano? Puro ang tinitira lang nila ay itong mga di umano ay mga rebelding komunista. Ayan, red tag na red tag. Pag tumutol ka sa kanilang gusto, ere-red tag ka. Ito pa, isang vlogger na tagapagtanggol ng SMNI, Tibuloy, tagapagtanggol din ng mga Duterte, tagapagtanggol ng DDS. Ito po yung iba kundi si Boss Data TV. Basahin mo ang kanilang mga thumbnail. Ano? Soplak si Congresswoman. Pahiya si Congresswoman sa Batikang Dilawan Reporter. Kampinya, kampinyo na, kinawawa ka pa. Tinan mo yung kanyang mga title na yan. Ay, hindi ko naman pinapanood yung mga ganyan. Ha? Obviously, obviously, ay talaga naman yan ay pro-SMNI, pro-Tibuloy, pro-Duterte, pro-China. Yan. Ito ang isa pa. Saka na tayo maghanap ng iba pa. Ito ang kanya namang title ng kanyang vlog ay Headlines Today. At ito naman ang kanyang thumbnail, Headlines. 9 years akong naging congressman. Dito natameme si Tambunting. Anong natameme? Eh, hindi naman natameme. Napunod ko, wala namang natameme dyan. Ito pa ang kanyang isang title. Attorney Suplico, 9 years na naging congressman. Ni minsan hindi ng bastos. O, yun ang title. Ano? Halatang-halatang pro-Tibuloy, pro-SMNI. Ay ang kanilang mga sinusuportahang mga politiko at religious leaders ay hindi ba yun mga bastos? Iyon ang ating tanong. So yan, marami pang magsusulputan na mga ganyang mga vloggers na kampon ng kadiliman. Patuloy na ipagtatanggol ang kampon ng kadiliman para sa kanilang mga personal interest yan. Sana ituloyan ng malipol itong mga kampong ito ng kadiliman para itong ating bansang Pilipinas ay umusad-usad kahit konti at kahit papaano. Samantala itong palusot ni Marcoleta,
bakit wala raw siya doon sa hearing? Aktibidad, kaya nalapasan rin ngayon yun. Opo. Pero hindi nga ako naka-attend dyan kasi wala namang notice eh. Nagtaka ako. Sabi kong gano'n sa staff ko. Teka muna. Pag ngayon mo lang sinasabi, karaniwan naman eh, dalawang araw eh, alam na natin yung... Nagabi lang po, eh, sinabit sa email, kaya hindi ko po masyadong napansin gabi na, kaya ngayong umaga, eh, ang dami nating mga aktibidad, kaya... Yun po ang palusot ni Marcoleta kung bakit daw sa'yo wala. Ang totoo niyan ay talagang ayaw niyang umatay dahil yan ay SM Manay Boy yan, Duterte Boy yan, at yan ay talagang... hindi pipigay ng SMNI, hindi niyang pipigay sina Badoy at si Eric Celis, dahil yan ay kanyang mga kakampe, yan ay kanyang mga kapanalig. Tagapagtanggol ito ng Duterte Boy ito ay si Marcoleta, kaya naiwala doon sa hearing. At pumunta man yan doon, hindi niyang pipigay ng mga SMNI people, dahil yan ay kasabwat din yan, kapanalig din yan ni Kibuloy at ni Duterte. Yun ang totoo dyan. At yun nga, ang pinalalabas ng mga DDS SMNI vloggers ay lumabas daw ito dahil doon sa masuporta doon sa pinirmahan ng 80 yatang pinuno, leader ng militar, retired general, ang ilan ay aktibo, at saka kaya rin daw lumabas yan ay dahil doon sa final ni Roque sa Supreme Court. Pero ang totoo niyan ay talaga naman palalabasin yan bago magpasko, dahil hindi naman yan talaga aktwal na parusa at hindi pwedeng patagalin, hindi pwedeng habang buhay o saksakan ng tagal na nakulong yung sinabadoy at si Celis diyan sa Kongreso. Kaya yan ay kahit walang gumalaw ay talaga yan ay palalayain yan. Palalabasin talaga yan. Kaya itong mga nagdadrama-drama mga DDS vloggers ay kayo'y nagkakamali. At higit sa lahat, itong 80 opisyalis na ito ng militar ay hindi natin alam kung ano ang motibo nito, kung anong pinanggalingan ng kanilang paggalaw, ano? Hindi natin alam yan. At sa kabuko din yan, bakit ito'y pinagtatanggol itong SMNI, Duterte, si Kibuloy, pero wala silang comment dito sa China, ano? Dito sa WPS, sa pambubuli sa atin ng China, sa pagbangga sa Coast Guard na bangka, ay walang pakialam itong mga general na ito, ano? Itong mga pinunong ito na sundalo, mga retired, ang ilan ay active, wala. Talagang gusto lang na ipagtanggol si Kibuloy, si Caselis, si Badoy, yan, si Duterte, yan. Ganyan ba ang mga Pilipino? Ganyan ba ang mga bayan?